Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ikinagulat ni Moira ng kanyang makikita na may kausap ang kanyang asawa na si Dr. Tanyag sa kanyang cellphone at maya-maya pa ay bigla na lamang itong umalis itong si Dr. Tanyag sa kadahilanan na nagmamadali naman din itong si Moira at ipinagbili na lamang nito ang mga gagawin sa kanyang mga empleyado at agad naman nitong sinunda ni Moira ang kanyang asawa na si Dr. Tanyag. Maabutan na ito ni Moira ang kanyang asawa na si Dr. Tanyag ay dito ikinagulat ito ni Moira ang kanyang nakikita nang may kausap itong ibang babae ang kanyang asawa na si Dr. Tanyag. At nang lapitan nito ni Moira kanyang asawa na si Dr. Tanyag ay nanlaki ang mga mata ni Moira pagkatapos nitong makita ang kanyang matalik na kaibigan lamang ang nakakaalam sa kanyang sikreto. At dito ibinunyag nga ng kanyang matalik na kaibigan sa kanyang asawa na si Dr. Tanyag na hindi umano nito nabuntis si Moira. At ikinagugulat naman nito ni Dr. Tanyag ang kanyang nalalaman dahil kitang-kita kita naman umano ni Dr. Tanyag ang pagbubuntis ni Moira at bakit umano nito nasabi na hindi umano nito nabuntis itong si Moira. At dito nitong tinanong ni Dr. Tanyag ang matalik na kaibigan ni Moira kung paano umano nito nangyari na hindi umano niya anak ang ipinagbuntis ni Moira. At dito agad naman itong nagsalita at sinabihan nito si Dr. Tanyag sa umpisa ay totoo nga umano na nabuntis itong si Moira ngunit nakunan itong si Moira ng malapit na umano itong manganak at ay umano ang anak nila ni Dr. Tanyag sa kadahilanan na ikinalugmok naman ito ni Dr. Tanyag dahil inilihim umano sa kanya ng kanyang asawa na si Moira ang lahat-lahat na pala umano ang kanilang anak ni Moira. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.